Sa pagpapatuloy ng Record of Ragnarok, The Apocalypse of the Gods, Kabanata 1, Part 2, mapupunta ang eksena sa pagsingit ni Hermes at nagwika, ang mga hindi napili ay delikado kahit para sa kanilang mga Diyos. Ang hindi mapigilan, ang hindi mahawakan, ang hindi kilala, ang mga tinatawag nilang Outer Gods, at sa pagsira ng tabo na ito, sigurado siyang makikita nila silang magbanggaan ngayon. Ang Apocalypse Tournament na ito ay tunay na hindi mahulaan at maaaring hubugin ang kapalaran ng langit higit pa sa Ragnarok. Hindi pa man natatapos si Hermes sa kanyang sinasabi, may biglang hamarang sa kanilang daraanan. Tinanong ito ni Zeus kung ano ang maitutulong niya, at ang hamarang sa kanila ay walang iba kundi ang Egyptian god na si Ra, at bad trip ito kay Zeus. Ayon sa narrator, si Ra Horikhti, ang supreme god ng sinaunang Egypt, ay isa sa mga orihinal na Diyos, at ang Diyos ng Araw. Ang mga pyramid at obelisk na sumisimbolo sa Egypt ngayon ay mga monumento ng pananampalataya ng tao kay Ra. Siya ay kabilang sa mga Diyos na dumalo sa pulong tungkol sa paglikha ng sangkatauhan, ngunit minsang sinuway ang konseho at tinangkang wasakin ang sangkatauhan sa kanyang sariling kaparaanan. Siya rin ay kabilang sa mga unstoppables. Pinayuhan ni Zeus ang Egyptian god at sinabing, huwag siyang masyadong mag-alala, pareho lang silang iniintindi ang tungkol sa lineup para sa Ragnarok. Dagdag pa niya, totoo, ang langit ay puno ng malalakas na Diyos tulad ni Ra, ngunit ang magpatayan para lamang malaman kung sino ang sasali ay isang pagkakamali at sa katunayan, ito ang inaasahan ng isang tiyak na nilalang. Ngunit ito ay isang feast, pagkatapos ng lahat, ang pakikipaglaban para sa isang upuan ay hindi makakapatay sa kanila, kung hindi, magiging boring, wika ni Zeus, at iyan ang dahilan kung bakit tinanggal ng Diyos ng mga Diyos ang tabo. Hirit pa niya, ang pagkakataon para sa kanila ng mga Diyos na magkasubukan ng lakas ay hindi araw-araw nangyayari kaya dapat itong ikatuwa ng Egyptian God habang naririto siya sa Valhalla. Hindi nagustuhan ng Egyptian God ang mga sinabi ni Zeus at mukhang mainit na ang ulo niya kaya sinagot niya si Zeus, kailan naging playground ang langit para kay Zeus at sa mga alipores niya. Sa puntong to, naramdaman ng mga Greek gods ang matinding puwersa na may kasamang galit mula kay Ra kaya napasigaw na may kasamang pagrespeto si Ares sa Egyptian god at mabilis na lumingon si Hermes sa kanyang likod. Habang papalapit ang Greek god sa Egyptian god, sinabi nito, mukhang may hindi pagkakaintindihan tayo dito, bakit hindi tayo kumalma at pag-usapan ito? Hindi pa man natatapos sa kanyang sinasabi si Ares, may naramdaman siyang hindi maganda sa kanyang katawan. Naglabasan ang sangkaterbang pawis sa kanya at bigla itong nahilo, nanlilisik naman ang mga mata ni Ra nang sabihin niya sa God of War, sino ang nagsabing pwede kang lumapit sa akin? Hindi maunawaan ni Ares ang nangyayari sa kanya at napaisip siya, bakit parang ang init at tuyo ang kanyang pakiramdam? Para bang itinapon siya sa desyerto sa isang iglap? Sa epic na eksena mga pops, bumagsak sa harap ni Ra si Ares, ang God of War ng ganun-ganun lang, sabay walang takot nitong sinabihan si Zeus, ito ay isang kabaliwan, anong punto ng pagdaraos ng anumang paligsahan. Ang kabuuang tagumpay niya ang tanging paraan para ito ay matapos. Sa madaling salita ng Egyptian God mga pops, siya lang sapat na, kaya ganun siya kakumpiyansa. Dito na naunawaan ni Zeus kung bakit ganito na lang kagalit si Ra kaya ipinaliwanag niya sa Egyptian God, ang maglaro, magpakasaya sa anumang oras ay pribilehiyo at asensya ng mga Diyos. Pagpapatuloy ni Zeus, napakadaling bagabagan ka ng maraming bagay, masaya ba ang pagiging Diyos kung laging maraming gumugulo sa'yo? Nakangiti namang sinabi ni Hermes sa kanyang ama, huwag mo siyang masyadong galitin. Pero huli na ang lahat sapagkat bad trip na ang Egyptian God at nagwika, hayaan mong bigyan kita ng pag-iisipan ngayon mismo. Alang niya, harap-harapan niya itong sinabi kay Zeus ng walang takot. Mga pops, mainit na talaga ang Egyptian God na si Ra at handa na sa isang bakbakan laban sa Diyos ng mga Diyos, pero syempre, papatalo ba naman si Zeus? Nakahanda na rin ito sa isang matinding laban at nagawa ni Zeus na makadikit kay Ra ng hindi nahihilo o natutamba, at hindi siya tinatabla ng kakaibang aura ni Ra, napakaangas ng eksenang ito. Handa nang magsalpukan ang dalawang makapangyarihang mga Diyos nang biglang may tumahol sa hindi kalayuan, na umagaw ng kanilang atensyon. Agad na humingi ng paumanhin ang isang misteryosong lalaki sa mga naabala ng ingay ng kanyang alaga, habang nilalambing at kinakausap niya ito, natulala na lamang sina Zeus, Hermes, Ares at Ra sa kanya. Pinalayas ni Ra ang misteryosong lalaki sa kanyang harapan sapagkat hindi niya ito kilala, dagdag pa ng Egyptian God, gusto mo bang masunog at maging abo ang iyong maruming alaga? Lumabas ang ugat sa mukha ng misteryosong lalaki at nanggigil ito sa mga hindi magagandang salitang binitiwan ni Ra.
Habang hawak ang kanyang pinakamamahal na alaga, tumayo siya at nagkunwaring hindi narinig ang mga masasamang sinabi ng Egyptian god. Sinagot niya si Ra at sinabing, "Iniistorbo mo na ako, kaya baka pwedeng umalis ka na dahil may kailangan kaming pag-usapan ni Zeus." Ang angas ng lalaking to mga cops, bastusan akong bastusan, may kung anong naisip agad si Zeus habang si Ra naman ay sumabog sa galit, sapagkat unang beses na may bumastos sa kanya ng ganito. Bumalik sa base form ang katawan ng Diyos ng mga Diyos at nagtanong sa palabang lalaki ng, kung pagbabasehan ang itsura nito, mukhang nais niyang sumali sa torneo. Agad namang sumagot ito ng sure. Karagdagang tanong ni Zeus sa kanya kung may nais pa bang itanong ito. Ang sagot na lamang ng lalaki ay, wala namang malaking bagay, ngunit kung manalo siya sa torneo, hindi ba daw mamasamain ni Zeus kung kunin niya ang pwesto nito bilang Diyos ng mga Diyos. Nagulat si Zeus, Ra, Hermes, at ang pinaka-epic si Ares na halos tumalsik palabas ang kanyang mga mata, ginawa talaga nilang Kenkoy ang God of War sa eksenang ito. Napahalakhak ng matindi ang Diyos ng mga Diyos sa napaka-weirdong hiling ng kanyang kaharap, kahit ang Egyptian God ay sumabay na rin sa pagtawa ni Zeus, ngunit para kay Ra, hindi nila maaaring ituring na walang kabuluhang salita lang ang nasabi ng isang bata, sabay tanong kay Zeus kung tama ba ang kanyang mga nasambit. Napaisip si Zeus sa ibig sabihin ni Ra, kaya ipinaliwanag ni Ra, na si Zeus mismo ang nagsabi, ang Ragnarok ay wala nang iba kundi isang libangan na ang mga tao ang tatanggap ng epekto, isang siguradong panalo para sa kanilang mga Diyos. At kung ang paggunaw ng mundo, sa kabilang banda, ay isang tunay na digmaan sa pagitan ng mga Diyos at isang torneo pa nga, nararapat lamang na ang mananalo ay tumanggap ng gantimpala para sa kanyang pagsisikap. Isang nakakakilabot na ngiti ang kitang-kita sa mukha ni Ra habang binabanggit ito. Dahil sa mga naibulalas ng Egyptian God, may naisip si Zeus para sa dalawang kaharap niya, isasabak niya agad sila sa unang round ng bakbakan sa tournament. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig subalit hindi lang iyon, dahil may huling hirit pa si Zeus na, ngayon na ipinagmalaki mo na ang lahat ng kaya mo, lalo pang lumaki ang iyong responsibilidad. Natulala silang dalawa sa kanilang narinig ngunit ginanahan rin, sapagkat kailangan nilang patunayan kay Zeus na kaya nilang suportahan ang kanilang mga pagmamayabang ng tunay na lakas at kapangyarihan. Kapag napatunayan nila ito, makakamit nila ang kanilang mga gantimpala, ayon kay Zeus. Mga cops, dumagundong na ang Segewon sa pag-uumpisa ng Apocalypse, makikita rin natin ang bagong taga-anunsyo sa magaganap na laban, ang bagong announcer natin ay ang number one disciple ni Heimdall, walang iba kundi si Jarl. Inanunsyo niya na ang mananalo sa Apocalypse ay hindi lamang makakasecure ng kanilang pwesto sa Ragnarok, kundi magkakaroon din ng pribilehiyong magdagdag ng kahit anong probisyon sa konstitusyon ng Valhalla. Naghalo-halo ang reaksyon ng mga maglalabang Diyos sa torneo, pati na rin ng ibang nanonood na mga Diyos. Hindi sila makapaniwala sa inanunsyo at naguguluhan sa mga nangyayari. Ipinagpatuloy ni Jarl ang paliwanag na ito ay iginawad ng mismong konseho ng Valhalla na may selyo bilang isang patas at legal na pribilehiyo. Nagulantang ang lahat sa mapapanalunan ng mananalo at makikita mo sa mga itsura nila na parang gusto na rin nilang sumabak sa laban. Samantala, makikita natin na nakikipagkwentuhan si Shiva. Kapansin-pansin sa eksena ang nasabi ng kakwentuhan ni Shiva tungkol sa Outer Gods. Ayon sa kanila, kung sakaling manalo ang mga ito, yari sila. Ngunit may ibang pananaw ang isa sa mga katabi ni Shiva, base sa kanyang obserbasyon, ang ginanap na torneo ay isang patibong para palabasin ang pinakamalakas at pinakamapanganib na Outer Gods. Malaking factor talaga itong torneo upang mapasali at mapalabas ang mga Outer Gods, sapagkat ang ino-offer na mapapanalunan ay paniguradong inaasam nila. Narito na ang lineup ng mga Diyos na kasali sa Apocalypse, sa bracket A, ang unang maglalaban ay si Nara Horikti vs. Cuchulainn, Kishan Daseng vs. Prometheus, Zuppi vs. Indra, at Neza vs. Morrigan. Sa bracket B naman, Ahura Mazda vs. Muramasa, King Enma vs. Death, Belial vs. Leviathan, at ang huli, Surtur vs. Hydra. Mga cops, ibubulgar ko sa inyo na may isa pang Outer Gods ang makikilala nyo agad at ikagugulat nyo panigurado kung sino siya. Dama ko naman tayo sa eksena kung saan nag-uusap-usap ang mga nanonood na Diyos. Puno sila ng pangamba sapagkat karamihan sa mga Diyos na nakapasok sa torneo ay tinatawag nilang Outer Gods at isa itong masamang balita, pero wala nang magagawa, nandyan na sila. Muli nating makikita ang mag-aama sa VIP area na nag-aabang sa mag-uumpisang laban nang biglang ikinwento ni Zeus na matagal ng panahon ang lumipas nang siya ay nagtagumpay sa Titanomachy at mula noon, nakilala siya bilang ama ng cosmos at Diyos ng mga Diyos.
Ayon kay Zeus, habang lumalaki ang kanyang katawan, natitikman niya ang siglang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang nasabi sapagkat ang tinutukoy niya ay hihigit pa roon, dahil maaaring mapunta sa impyerno ang langit para sa kanya. Sa sobrang excited nito sa mag-uumpisang laban, bigla na lang lumaki ang buong katawan niya na parabang siya mismo ang mapapalaban. Sa wakas, inanunsyo na ni Jarl ang unang maglalaban at ipapakilala na nito ang isa. Mapupunta ang eksena sa mga patong-patong na lalaki, at sa tuktok ay sobrang maliwanag. Base sa ating bagong announcer ng laban, kung sino mang may mas magagalit sa ideya ng torneo na to, alam ng lahat na siya iyon, mapunta man sa impyerno si Zeus at wala siyang pakialam kay Odin, ang kanyang nagliliyab na katawan ay binalot ng isang banal at mahiwagang veil, ang Diyos ng mga Diyos ay ang Diyos ng araw, ang tunay na tuktok ng kabanalan, walang iba kundi si Rahoreti, ang God of the Sun ng Egypt. Mga folks, sa isipan ng Egyptian God, sinasabi niyang panoorin siya ni Zeus sa kanyang laban. Sa entrance naman ng makakalaban ng Egyptian God, isang anino ang makikita. Ito na pala ang matapang na lalaki na walang takot na sinagot-sagot si Ra kanina at nagpapaalam siya sa kanyang alaga na si Geis at sinasabihan niya itong, huwag mag-alala. Isang masayang ngiti ang ibinigay ng kanyang alaga at dito ako nalungkot. Paano kung matalo siya, ano na lang ang mangyayari kay Geis? Kahit anong mangyari, huwag na huwag ka talagang magpapatalo alang yaka, pupuste talaga ako sayo. Heto na mga quops. Sa kabilang entrance, ipinapakilala ni Jarl ang mandirigma na lalabas dito, isa itong demigod. Sa pagbanggit pa lang ng demigod, napaisip agad si Ra sa kanyang makakalaban, pati rin ang mga nanunood ng mga gods ay napaisip sapagkat hindi purong god ang isa sa kalahok, bagkus ay kalahating tao at kalahating Diyos. Isang napakaangas na entrada mula sa isang demigod na may dalang parang troso, buhat-buhat niya ito na parang bulak lang kagaan. Nagtanungan ang mga nanonood kung ano nga ba ang pasan-pasan ng makakalaban ng Egyptian God, ang masaklap pa, hindi nila ito kilala at ang tingin nila ay isa lang siyang walang kwentang bata. Binigyan ni Jarl ng isang matinding pagpapakilala para sa napakaangas na demigod at sinabi niya, isa ka ba sa amin o isa sa kanila, isinilang bilang isang unwanted child na may dala-dalang espada ng isang hindi conized nais. Siya isang lone hybrid warrior, pipiliin ba niya ang marangal na buhay ng isang knight, o ang matapang na buhay ng isang berserker? Mga pups, ito ay walang iba kundi si Cuchulainn, ang demigod warrior ng Celtic Pantheon. Para sa mga hindi kilala si Cuchulainn, siya ay isang kalahating Diyos at kalahating tao mula sa mga mito ng Celtic Pantheon. Siya ay itinuturing na isang gwapong binata ngunit sa ibang kwento, nagiging isang demonic beast siya sa labanan. Isa siya sa mga outer gods at mula sa kanyang nakaraan, binigyan siya ng pangalang The Unruly. Mga pups, wala siyang pake kung ibulalas man ni Jarl ang kwento ng kanyang buhay sa lahat ng mga nasa arena at higit sa lahat, wala siyang pakialam kung god man siya o tao, para sa kanya, gagawin lang niya ang kahit anong gusto niya, kaya kung nagets yun ng Egyptian god, simulan na nila ang bakbakan, wika niya. Kumpiyansang nasabi ni Rana ang kanyang cleansing gift ay gagawing abo ang demigod, subalit balagbag lang na sumagot si Cuchulainn na hindi daw niya naririnig ang mga pinagsasabi ng Egyptian god. Alang niya, walang takot ang demigod na hero ng sangkatauhan. Sa ginawa niya, lalo lang nanggigil si Ra at naglabasan ang sangkaterbang ugat nito sa mukha, dito natapos ang kabanata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon na naganap sa kabanatang ito. Apocalypse Tournament. Nang inilunsad ni Zeus ang torneo na tinawag na Apocalypse of the Gods, naging napakalaking kaganapan ito sa mundo ng mga Diyos. Ang layunin ng torneo ay hindi lamang para sa libangan, kundi para magsilbing pagsubok at pagpapatunay ng lakas ng bawat isa sa kanila. Ngunit maaaring isa itong patibong para palabasin ang pinakamapanganib at pinakamalakas na mga Outer Gods, sapagkat ang premyo sa torneo ay ang bagay na pinakaasam-asam ng mga Outer Gods, siguradong gagawin nila ang lahat upang manalo. Ngunit ang malaking tanong ay sino nga ba sa kanila ang pinakamalakas? Mga nakakakilabot na Outer Gods. Para sa mga nagtataka kung sino-sino nga ba sila, ipapaalala ko lang na ipinakita na mismo ni Hermes ang panel ng mga Outer Gods. Kabilang dito ang ilan sa mga kilalang Diyos tulad ni Morrigan, Sun Wukong, at Ahura Mazda, kasama ang dalawang hindi pa pinangalanan. Sa kabuuan ay lima silang naipakita sa manga, ngunit ang ikinagulat ng lahat ay ang pagkakasama ni Cuchulainn, ang demigod at bayani ng sangkatauhan. Ngayon mga pups, ang malaking tanong na naiwan sa kabanatang ito, kung isa si Cuchulainn sa mga outer gods, o sa madaling sabi ay mga masasamang Diyos, bakit hindi siya isinama ni Hermes sa listahan?
Ano ang kanyang tunay na papel sa labanan na ito? Ang kanyang presensya ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa takbo ng torneo at sa kapalaran ng lahat ng mga kalahok. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Aira Craig, Chi Sigui, Erwin Morales Lagrimas at shoutout na rin po sa lahat ng nag-request na ibalik ang dating voiceover natin, love you sa inyong lahat mga pops, sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!